Magandang araw po sa lahat. You probably noticed that I love stir fries. Do you know that stir frying can make vegetables tender crisp that keeps more nutrients compared to boiling them? It also requires small amount of oil and relatively low in fat content. As I have showed you some meat recipes in my past vlogs, I think this is the right time to show something new, a meat-free menu. It is still possible to create a delicious meal out of vegetables only. Base sa pag-aaral, ang pagkain ng gulay at prutas ay nakakapagpababa ng pressure ng dugo. Nakakabawas sa panganib na magkaroon ng sakit at atake sa puso. Maiiwasan din ang pagkakaroon ng maraming uri ng cancers. Ito din ay nakakapagpababa ng panganib na magkaroon ng sakit sa mata at problema sa tiyan. Karagdagan, ito ay may positibo ding epekto sa blood sugar na nakakatulong sa pagbalanse at pagkontrol ng gana sa pagkain. Curious tuloy ako kung may disadvantages ba ang gulay, kaya tuloy na pa-research ako ng bongga. Aking napag-alaman na pwede kang magkaroon ng runner's trots, aka exercise-induced diarrhea. Kung kakain ka ng high fiber na gulay 3 oras bago mag-ehersisyo, lalo na kapag ikaw ay may history ng diarrhea at iba pang gastrointestinal issues.
eto pa, marami ding masustansyang gulay na mataas ang potassium, kaya umiwas sa patatas, spinach, at tomatoes kung meron kang problema sa kidney. Vegetables are like us humans. Even having the natural quality of being good, they also come with pros and cons. Advantages and disadvantages. They bear great results when used according to their purpose. When it comes to us, we have sets of limits and boundaries. But we go miles when our body is being taken care of, well fed, and at its best situation, and when all our needs are met. If not, maybe it is time to let go. I do not know about you, but I believe that sometimes even good things come to an end to leave space for a better one to come.